Di bala birhen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Muli narito tayo sa podcast para sa mahal na birhen, ang Pueblo Amante de Maria. Ako po si Father Nante Tolentino, ang rektor ng Pambansang Dambana ng Birhen ng Kapayapaan. Kasama po natin ngayon dito ang ating cute na pare, Father. Kapayapaan sa inyo mga ating mga kamanlalakbay, Viva la Birhen! Viva! Kapayapaan sa inyo. Ako po si Father John Paul Buenafe, isa ho sa mga assistant parish priest ng Antipolo Cathedral, ang Pambansang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Father Nante, kamusta na po? Okay naman, Father. Pagkagaling natin, Father, sa Fatima nung isang Sabado, ngayon pumunta naman tayo sa Makati. Pumunta tayo sa isang national shrine, ang national shrine ng Our Lady of Guadalupe. Opo, ayan. At kakausapin natin, papalad tayo na pagbigyan tayo ng sa schedule niya kahit marami siyang ginagawa sa kanyang parokya, ang pinagpipitaga ng presidente, Father, ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages. Si Father Eric Castro. Hello, Father. Ayan. Father Eric. Magandang gabi po sa pinagpipitaga ng presidente namin. Viva la Virgen. Kapayapaan po, Father Nante at Father JP. Ayan. Simulan hello na po, Father Eric. Kumusta po kayo? Salamat sa inyong paanyaya po na mapasama dito sa inyong programa. Karangalan din po namin, Father. Balita thank ko, Father, po. 12th daw ito at 12th episode. Opo. Matutuwa ang mga deboto ng Birhen ng Guadalupe kasi number 12. Ayan ang amin. Ah, tama nga, no? December 12 kasi. Exacto po talaga. Yeah. Kahit hindi po kami marunong sa podcast, Father, pinagjajagaan po. Ay, may mga followers. Siguro pagjajagaan din tayo ng mga taga Makati. Oh, balita ko, sikat na sikat ka na eh. Kaya ano. Hindi po pa. Wala lang po silang makitang podcast tungkol sa mga labirin. Oo. Father, ano lang unang tanong natin kay Father Eric? Father Eric, hello po. Hello. Siyempre po, una-una, tanong po namin, kami hong mga kamanlalakbay, siyempre, history ho at devotion ng sa Ina ng Guadalupe. Mari niyo bang ikwento sa amin ng pahapyaw, saan po ba nagmula ang devotion sa Ina ng Guadalupe? Ito'y nagsimula, 1531, nung nagkaroon ng aparisyon, nagpakita ang Mahal na Birhen sa Mexico kay San Juan Diego. So, nung time na yon kung titingnan natin na panahon din ng evangelization na ginagawa ng Espanya, kaya kagagaling-galing lang din sa Pilipinas o kadidiscover lang din ng Pilipinas yung mga panahon na yon at nagpakita sa isang ordinaryong Indio, no, o Meksikano itong Mahal na Birhen ng Guadalupe na ang pangalan niya ay si San Juan Diego. No? So, yung kwento basically ay nagnais ang Mahal na Birhen, sabi niya kay San Juan Diego, sabihin mo sa obispo, no, kay Bishop Sumaraga, magpatayo ng simbahan dito sa bundok ng Tepeyac, no? At yung bishop, no, ay humingi ng palatandaan, no, ang binigay ng Mahal na Birhen ay mga rosas, inilagay niya sa tilma. Yun ay parang balabal nila, no? Inilagay doon yung mga rosas, sabi pakita mo yan doon sa obispo. Paglatag niya nung tilma, nalaglag yung mga rosas na nung panahon daw na yun ay winter, kaya hindi expected na may mga bulaklak. No? Mm. At ang nakita, ay ang namangha yung obispo, hindi lang dun sa mga bulaklak. Kasi paglatag nung tilma, nandoon yung larawan ng Mahal na Birhen. That was 1531. No? Hanggang ngayon, nandoon yung tilma sa Basilica sa Mexico. Napunta ka na ba, Father Nante, doon? Sa Mexico. Blessing po sa akin noong 2019, Father, bago mag-pandemic. Yun yung nandun sa altar mismo. Opo. Nakasama po ako ng pa-celebrated. Grabe yung devotion, Father. Ang daming tao. Napakaraming tao talaga doon. So yun po, doon nagsimula, no, 1531, yung devotion, no, sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. No? Pero siguro, i-fast forward natin kasi ang gusto natin sa dito sa Pilipinas, ano, ito ang hindi alam, Fathers, ng marami, no? 1935, Pope Pius XI declared Our Lady of Guadalupe as the heavenly patroness of the Philippines. No? At marami sa ating mga kababayan, hindi natin alam yan, na nagkaroon pala ng papal bull, nagkaroon ng ganong declaration,
noong 1935, no? Okay. At mapapansin mo naman po na sa isang banda, no, sa mga relihiyoso, sa mga kaparian, sa mga dioceses, may pagkilala naman po doon, no? Kasi kapag pumunta ka sa, nakapunta rin ako sa iba't ibang mga lugar, sa Visayas, sa Mindanao, sa Norte, no? Karamihan po sa mga katedral, katulad na rin diyan sa Antipolo, di ba? May laging may larawan din ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Yes, so, ibig sabihin, hindi ganoon pa noon pinag-uusapan, no? Pero laganap na rin, no? Kasi nga hanggang sa ibang lugar ay nandoon yung pagkilala sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Kaya matagal na rin, Father, sa Pilipinas. Matagal na rin po. Oo, kasi kung 1935 nag-declare, ibig sabihin ay unti-unti talagang nakikilala na rin, no, dito okay. Sa atin. No? Yun. Yung pong national shrine, Father, ilang taon na po siya? Okay. Yung pong parokya ng Our Lady of Guadalupe ay 1951. So 70 years kami this year, Father. 1951. Opo, 1951 nung tinatag. Pero 2002, when it became an archdiocesan shrine, no, panahon ni Jaime Cardinal Sin, nung ito po ay na-declare bilang archdiocesan shrine of Our Lady of Guadalupe. And then 2010, no, so 11th year na po ngayon ng aming pagiging national shrine, no. Ang archbishop na po noon ay si Cardinal Rosales, at ang sa CBCP naman po ang namumuno ay si Bishop Odchimar. No, noong 2010, January 2010, nung nag-declare sila na ito ay gawing isang national shrine. So wala ngayon pa, bago yun, wala pa talaga national shrine ng Guadalupe? Wala po, puro mga diocesan shrine at saka yung iba ay parokya. No? Pero hindi pa rin nakakapag-declare ng national shrine po noon. So 2010, no, ito po yung nag-submit naman po ng proposal, no, sa CBCP na magkaroon ng National Shrine of Lady of Guadalupe, at naaprubahan naman, pumasa naman sa mga requirements. Opo. Father, Father Nante, Father Eric, gusto ko lang ho itanong. Siyempre, ito ho'y tinatanong natin sa mga shrines na napupuntahan. Na, bali, napupuntahan natin dito sa sa PAD. Virtually. Ano ang uniqueness? Ano yung kakaiba ho sa Guadalupe sa Makati, na bakit ho minarapat ng mga obispo na i-declare na national shrine yung simbahan ho ng Guadalupe sa Makati? Hindi naman siguro ano kaibahan. Ano, pero well, una-una disclaimer na agad, ano. Alam mo, Father Nante, dumating ako dito May 1, 2010. Okay. So January 2010, nung dineclare siya na National Shrine ng CBCP, May 1 ako na ilipat dito. Sakto nasa kalagitnaan na sila ng preparations para sa formal proclamation ng National Shrine na May 31. So dumating ako dito, naka-ready na lahat. National Shrine na siya. Ready naman. Ready na yung liturgy, ready na yung mga invitations. Para nasa silver platter talaga. Sino pinalitan mo, Father? Si Father Edwin Mercado po. Ah, Mercado. Father Edwin Mercado. Before him ay si Monsignor Salvador Jose. So ang talagang naghirap at gumawa ng lahat ng mga requirements na isasubmit sa CBCP ay si Monsignor Salvador Jose. Retired na po siya ngayon, no? Si Monsignor Jose. So sa kwento niya po sa akin, hindi ko alam eh kung hanggang ngayon ganun pa rin, no, Father Nante. Kapag ka mayroong nag-a-apply ng National Shrine, may mga undercover pala na investigators. Oh, may canon lawyer daw na nag-o-observe, may liturgist na pinapadala. Titignan, no, kung okay ba ang pagdiriwang ng liturhiya dito. Okay ba at meron bang may imprimatur na novena na ginagamit, no, dito sa shrine. At may mga deboto pa. Kasi basically po, no, marami. Siguro marami tayong alam na requirements paano maging National Shrine. Pero basic ay sabi, dapat, di ba, approved po ng bishop, ng local ordinary, no? Yes. Pangalawa, there's a particular devotion, no? At pangatlo, frequented by pilgrims, no? So, iyon po siguro, Father JP, yung nakita nila, no? Kasi meron pa pong ibang mga shrines, iba pa pang simbahan, at shrine din, diocesan shrine, ng Guadalupe, pero sa pagkakaalam ko po, nung time na yun, 2010, ay
hindi ganoon yung ongoing devotion kagaya dito na every 12th of the month ay may dumadating na mga pilgrims at 12 noon para magsimba at magnovena. So, apektuhan lang ngayong pandemic, ano, Father? Ay, opo, Father. Talagang, lalo na nung talagang bawal ang misa o nung sampu lang ang pwede, may mga tumatawag po. May mga tumatawag. Kahit ba pag-devotional mass ng 12 of the month, hindi ba pwedeng magpapasok? Yung mga ganun. Nakakalungkot din. Pero Father, ngayong pandemic, na-adjust nyo na may mga virtual novenas, mini masses. Opo, talagang pagpasok po ng ano, Father, ng pandemic, no, sabi ko nga po sa inyo kanina, wala ako sa Pilipinas nung nangyari yun. No? Nasa Italy ako for my sabbatical. Supposed to be pauwi ako ng May 2020. No? So yung acting parish priest namin dito, si Father JV, siya yung nandito nung pumasok sa new normal. Wala po, di ko alam, sa Antipolo po yata kayo, dati nang merong mga visa na online, ano? Meron na po. Pandemic. Ang Quiapo, meron din. Ang mga kami, wala. So, nagsimula, cellphone. Yung talagang blurred na blurred at nakakat pa yung, ano, yung internet, yung, ano, yung connection. So, yun, dun po nagsimula. Napalaking adjustment, Father, na magpumasok sa virtual world. Kailangan bumili ng camera, ng mga gadget, ng computer, kasi nagtatanong at naghihintay ang mga deboto. But at least ngayon, sanay na tayo more than one year na. Opo, medyo. Adjusted na tayo sa new normal. Pag-misa ng online. Father JP, may tanong ka pa ba kay Father tungkol sa kasaysayan ng Guadalupe, ng Himala? Ngayon po, Father, total na pag-usapan naman ho yung ano natin, yung mga devotion. Ngayon, syempre, dadako ho tayo sa talagang konkretong pagdedebosyon sa mahal na ina ng Guadalupe, dahil syempre sa lahat naman ng mga episodes natin eh merong guest na sharer, kaya tawagin na ho natin ang ating magiging guest na deboto ng mahal na ina ng Guadalupe. Tawagin ho natin si Brother Franz at ang kanyang sharer. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Salamat po, Father Nante, Father JP, at Father Eric sa napakagandang talakayan, ano, tungkol po sa history and devotions, no, ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. At nandito na naman tayo, no, sa parte ng ating podcast, no, na kung saan makakarinig na naman tayo ng pagbabahagi, no, mula sa kanyang karanasan ng kanyang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Pinapakilala ko po sa inyo ang isa sa mga nagilingkod, no, sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati, si Brother Ronald Bunyag. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen, Brother Ronald. Welcome po sa ating podcast ng Pueblo Amante de Maria. Salamat po sa invitation. Brother Ronald, ano po kayo sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe? Ano po yung pinagkakaabalahan niyo po doon? Kasalukuyan po ako ang Parish Pastoral Secretary at coordinator po ng SPC Centro. So yung sub-parish council ng Centro. Involved din po ako sa Devotion Promotion Commission. Yan po ang aking mga pinagkakaabalahan sa parokya. Okay po, no? Talaga pong pagpo-promote ng devotion ang inyo, yes, talagang okay ginagawa sa ating National Shrine. Tatanong ko lang po sa inyo, no? Kayo po, paano po kayo ba nagde-devotion sa ating mahal na ina? Alam mo, Brother Francis, yung devotion ko sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, hindi ko siya nakikita as isang picture lang o isang imahen. Pag tinitignan ko yung larawan ng Birhen ng Guadalupe, ang tingin ko sa kanya, isang nanay. So, pag nakikita ko siya, kinakausap ko siya, sinasabi ko lahat ng mga nararamdaman ko, kinukwento ko sa kanya yung mga pangarap ko, kinukwento ko sa kanya lahat ng frustrations ko, kinukwento ko sa kanya lahat ng mga nangyayari sa akin. So, sa akin yung devotion ko sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, hindi siguro siya yung very formal. Hindi, nagdarasal ako ng novena niya,
nagdadasal ako ng rosaryo niya. Pero out of the box yung devotion ko sa kanya, gusto ko siyang kakwentuhan, parang isang nanay na naaalala ko nung bata ako pag pupunta ako sa Paco. Sa Paco kasi ako nag-aral, Paco Catholic School. Pag wala akong masakyan na jeep, sinasabi ko, Guadalupe, wala pang masakyan. Tulungan mo naman ako. Marilate na ako sa school. So, ganon. Mula nung bata ako hanggang ngayon, ganon yung tingin ko sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Very informal, pero very personal. Very intimate. Alam mo, Brother Francis din, gusto ko i-share, devoted ako sa Mahal na Birhen. Iba-ibang titles niya, Birhen ng Antipolo, Birhen ng Ladaval, Perpetual Health, lahat sila. Basta Mama Mary, love ko yan. Pero lagi kong sinasabi, kahit nasaan ako, pag tinawag ako ni Guadalupe, uuwi at uuwi ako. Kasi siya, ang pinaka, yung title na yun, ang pinaka-importante, pinaka-malapit sa akin, siya yung pinakamahal ko sa lahat ng Mahal na Birhen. Iyon. Totoo naman po yun, ano? Yung iba't ibang title, no, ng ating mahal na ina. Alam naman talaga natin, no, na iisa ang ating mahal na ina. Pero meron siyang titulo na nagiging personal yung pakikipag-ugnay sa Guadalupe. Yes. No? Na talagang parang nanay yung inyong turing, ano? Parang kakwentuhan nyo lang po, no? Parang kaklose na kaklose nyo po siya, ano? Meron po ba kayong karanasan sa buhay po ninyo, no, na talagang naramdaman niyo yung presensya ng ating mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe? Alam mo, brother, nung siguro 6 na taon na yung nakakaraan, yung nanay ko talaga, yung biological mother ko, nagkasakit siya. So nagkaroon siya ng kidney failure. Tapos kinailangan namin thrice a week pumunta sa dialysis center para magpa-dialysis siya. Ang nangyayari noon, habang nagda-dialysis, nagdarasal kami ng rosaryo, nagdadasal kami ng nobena, tapos may pilma kami ng birhen, pinapatong ko sa kanya. Tapos lagi kong sinasabi sa Birhen ng Guadalupe, Mama Mary, alam mo naman po, mahal na mahal kita. Alam mo naman po, lahat gagawin ko para sa'yo. Baka po pwede, bigyan mo naman ako ng bonus na pagbigyan mo yung nanay kong mabuhay kahit konti pa. Pero alam nyo, brother, naaalala ko, first day of the novena, December 3, hindi ako pumunta, hindi ako sumama sa nanay ko sa dialysis center. Kasama niya yung isa naming kasambahay. Tumawag sa akin at ang sabi, bigla daw nagkaroon ng emergency yung nanay ko. Pero eventually, nag-revive naman siya. Alam mo, iniisip ko noon, anong gagawin ko? Pupunta ba ako doon sa ospital? O mag-i-stay ako sa Guadalupe? Kasi first day of the novena, marami akong kailangan gawin sa parokya. Pero sinabi ko, Mahal na Birhen, alam ko hindi pa to yung oras na yon. Hindi pa to yung oras na aalis yung nanay ko. Alam nyo, eventually, natutunan ko na pagkatiwalaan si Mama Mary, gusto kong hingin sa kanya mabuhay yung nanay ko. Hindi naman niya binigay. Namatay yung nanay ko 1 month after December 3, January 3. Pero alam nyo, yung pinakamalaking milagro sa akin ng Birhen, yung milagro na matanggap yung katotohanan na mamamatay yung nanay mo. At pangalawa, yung milagro na yung nanay ko, bago siya mamatay, makapagkumpisal siya. Makapagkomunyon siya. At alam ko na kahit namatay siya, kasama na niya ngayon yung mahal na Birhen, na mahal din niya. Kasi minahal ko yung Birhen dahil sa nanay ko. So, yun ang milagro sa amin ng Birhen. Hindi niya kami pinabayaan. Walang malaking paggaling, walang panalo sa loto, walang pagyaman, walang ganon. Pero yung milagro sa amin ng Birhen na napakasimple, napakaordinaryo, kasama namin siya. At kwento yun ng nanay ko, kwento ng lola ko, kwento ng lahat ng mga kilala kong kamag-anak namin. Hindi kami pinabayaan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Yan. Amen po. Ano? Viva la Virgen. Viva la Virgen. May ganyan talaga tayo sa karanasan po sa buhay natin, ano, yung hindi tayo pwede tayo nag-expect, no, ng isang talagang malaking himala.
Pero yung maramdaman mo, nakasama mo ang mahal na ina, no? Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinapabayaan. Parang mm-hmm. sapat na 'yon. No, kahit ano pa dumating na problema, pagsubok sa buhay natin, mm-hmm. maramdaman lang natin kasama natin ang ating mahal na ina, sapat na 'yon. Alam mo, Brother Francis, yung sinabi ni Mama Mary kay Juan Diego, sabi niya kasi nung nag-aalala si Juan Diego kasi mamamatay yung uncle niya, si Juan Bernardino, sinabi niya sa kanya, "Am I not here? Am I not your mother?" Totoong-totoo yun sa amin. Hindi niya kami pinanalo sa loto, hindi niya kami binigyan ng malaking bahay, hindi niya kami binigyan ng malaking kabuhayan. Pero sinasabi niya lagi sa amin, nandito lang ako. Nandito lang ang nanay, huwag kang matatakot. Kaya, brother, alam mo, sa akin, hindi ako nanghihinayang na ilaan yung oras, ilaan yung resources, ilaan yung talent, para mapaglingkuran siya. Kasi, alam mo yun, sobra kanyang minahal. Sino ko para hindi ibalik yung pagmamahal na yon sa kanya? Kumbaga, parang sinasabi sa atin doon ng mahal na ina, no? Ako lang sapat na. Yes, dad, oo. Dalahin na kita sa ako anak lang. Ako, sapat na. Nandito ako, kasama mo ako. No, ganyan ang magmahal talaga ang ating mahal na ina. Maraming yes. salamat po, Brother Ronald, sa inyong pagbabahagi. Meron pa po ba kayong nais sabihin? Sa last na lang po siguro. Opo, sige po. Alam nyo, brother, pag may mga nakikita ako, lagi akong may dalang stampita. Kami ng mga kaibigan ko, lagi may dalang stampita. Kahit makapunta kami Divisoria, kahit pumunta kami Quiapo, lagi kami dalang stampita, namimigay kami ng stampita ng birhen. Ang nakikita ko lang sa mga tao pag binibigyan namin sila ng stampita ng birhen ng Guadalupe, hindi nila siya masyadong kilala. Sabi, sino pa to? Pero kinukwento namin sa kanya, yan ang birhen ng Guadalupe. Yan ang nanay natin. At sana yun ang maalala ng mga tao na yung birhen ng Guadalupe, yan ang nanay na nagpakilala kay Juan Diego na hindi nang iiwan, na laging nandyan. Lagi natin kasama at yung kanyang milagro, kanyang himala, yung pananatili niya sa piling natin. Yun. Amen. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Kaya kayo mga kamanalakbay na nanonood ngayon, ano, kung gusto nyo ng talagang nagmamahal sa inyo na hindi kayo iiwan, magdebosyon kayo sa ating mahal na ina. Amen. 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 Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Magbabalik po tayo ngayon kay Father JP, kay Father Dante, at kay Father Eric, at makakasama nila ang isang bago nating laging makakasama sa ating podcast, si Brother Ivan Panganiban. Viva la Virgen, napakaganda ng sharing ni Brother Ronald. Kailangan ng mga tao ngayon yan, lalong-lalo ng yung pandemic, yung pagmamahal na naranasan niya sa mahal na Virgen. Sa Birhen ng Guadalupe, sa ina ng ating Panginoong Jesucristo. Father JP, Brother Eric, ngayon po meron kami isasama sa aming podcast. Sa second segment nito, ang isang batang-bata na gumawa ng libro tungkol sa mga national shrines o sa shrines sa buong Pilipinas at sa gampanin nito sa ibang organisasyon. Si Brother Ivan Panganiban. Hello, Brother Ivan. Hello po, Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen. Ako po yung nagpapasalamat po na imbitahan niyo po ulit ako. At ngayon po, bilang ko, parang guest host. O, hindi ka na ngayon invited lang. Kasama ka na namin dito. At ikaw ang gusto namin umusisa sa mga rektor ng mga shrines. Ano nangyayari sa kanilang mga activities, sa kanilang shrine, batay sa iyong libro, at sa mandato ng Santo Papa. Amen. Amen. Father Eric, hello po. Opo, kinabahan tuloy ako sa mga tatanong mo. Ako po yung natutuwa po kay Father Eric po, no? Si Father Eric po ang presidente po ng association po ng mga Catholic shrines po sa buong Pilipinas. At dito po sa aking libro, meron po siyang sulat. Di ba? Meron po siyang letter of recommendation. Kaya ako nakakatuwa. Ayan talagang nagtulak sa libro mo, kaya yun ako. Ayun. At saka, kaya iniintay ko na yung copy ako. Ayun. Gusto ko nga pong basahin po, nakalagay po dito, sabi nga po ni Father Eric po dito, shrines are privileged places of encounter with God. And every
journey to a shrine is an experience that deepens his or her relationship with the Lord. O, diba? Coming from the rector himself. Napakaganda. Ako ba nagsulat nun? Ay, sabi po dito, kayo po nagsulat nun. Pero at isa pong magandang tanong nga po, sa National Shrine po ng Our Lady of Guadalupe, maganda po ang advantage po ng shrine po na ito kasi nasa Manila po siya, no? Mm. Kasi talagang nasa sentro nga po siya ng... nasa sentro nga po siya ng... sa mayamang urban along EDSA. And ano po yung mga parang programa po na... nilulunsad po ng ating National Shrine po para mas lalo pa pong pumunta po yung mga pilgrims po dyan po sa inyo pong area, lalo na po dun sa yung mga taga Maynila po na talagang they're just passing through sa urban landscape po ng inyong lugar. Well, siguro simulan ko na lang muna, ano, Ivan, ano? Before pa ako dumating dito, yung dating rector si Monsignor Jose, no, siya yung naglakad, siya yung nag-apply para maging Archdiocesan Shrine at National Shrine itong Guadalupe, no, bago pa niya ginawa yon, pinopromote na nila yung devotion sa iba't ibang dioceses, no. So before ako dumating dito, yung pilgrim image ng Guadalupe na regalo ni Cardinal Sin sa parokya ay inilibot na sa Diocese of San Pablo sa Laguna, lahat ng parokya, no. Tapos sa iba't ibang mga lugar din, mga ospital, no, no. By the way, hindi ko nabanggit kanina, no, Father Nante, ang Our Lady of Guadalupe is the patroness of life, no, pro-life patroness of the Philippines, pro-life, no, kasi nga doon sa image daw ay nagdadalang tao, no. So siya ay patroness of the unborn, the sick, the aging, and the dying, no. Kaya pinupuntahan din namin mga ospital, no. So yun, no, ginagawa na yun, dinadala sa iba't ibang ospital, iba't ibang mga institutions at mga dioceses. Nung dumating po ako, ang pinuntahan naman namin ay Archdiocese of Lipa. Inabot ng 2 years. Lahat ng parokya. Hindi lang namin napuntahan po, nakalimutan ko yung pangalan, ay yung isang parokya na kinakailangang isakay sa bangka yung tilma. Eh, napakalaki nung pilgrim image. Hindi raw kakayanin. So, yun ang hindi napuntahan sa buong Archdiocese of Lipa. So dito po sa Maynila, no, ginagawa na rin namin na hindi lang sa vicariate, no, pero natigil po noong pandemic, pero nagbigay na rin ng approval si Cardinal Chito Tagle that time na libutin namin ang Maynila, no. Sabi niya, nagawa niyo na sa Laguna, nagawa niyo na sa Lipa. Maynila naman. Taga dito tayo. Oo nga naman. Oo nga naman. Ano? Hindi ba nagpunta rin kayo dito sa Antipolo? Father? Opo. Nagpunta na rin kami ng Antipolo. Nadala na namin sa Our Lady of, sa Tugigaraw. No? Nakarating na kami doon. Pero yun nga, nagsisimula na kami dito sa Maynila. Nakaka-dalawa o tatlong vicariates na kami sa Manila area. No? Lumilibot every week, tigwa 1 week bawat parokya, at may letter yun ni Cardinal Tagle na dalhi namin ang pilgrim image, natigil noong pandemic. Kaya sa 13 vicariates, nakatatlo pa lang po yata kami kung hindi ako nagkakamali. No? So, yun yung isang ginagawa namin. No? Dalhin yung pilgrim image, no, sa iba't ibang parokya. Nakaschedule nga po kami, Ivan, sa Bulacan. Ah, nakakatuwa naman po. Alam mo ba yung Our Lady of Guadalupe Parish, no, si Father G. Boy Samonte? Ah, yes po, yan, sa Deca Homes, Marilao. Puntahan namin yan. Saka iba pang mga, sa San Jose del Monte rin, nakaschedule na kami. No? So, pero nakadepende po kami, Ivan, sa mga protocols. No? Kung anong sabi, yes, ng IAP. Totoo po yan. No? So, kaya sabi namin, gustuhin man natin, tanungin muna yung parish priest, yung rector, ano bang guidelines ng local government ninyo dyan? Pwede ba kaming pumunta? Magdadala kami ng pilgrim image? May ilang tao ba ang pwede? So we have to respect that. No? Pero tuloy pa din, ginagawa pa rin po namin yung pagpo-promote na ito ng devotion. At ngayong nagluwag-luwag, 50% capacity na raw, yun, nagsisimula na ulit bumalik yung mga tao na gustong dumalo sa aming devotional mass every 12th of the month. Alam niyo po, meron po akong natutuwa po na isang
ginagawa po ngayon sa Guadalupe, parang na-post ko nga po iyon isang beses eh. Yung kung Inang Lupe Community Pantry. Oo. Ah, may pantry din. Oo, kasi 'di ba ano, dumami yan, Father Nante, 'di ba? Yes, nauso. Pilipinas, no? So, kami naman ginagawa namin po 'yon before pa, pero yung ayuda, no? Yung naka-ready na talaga, dadalhin na lang sa mga bahay ng mga nangangailangan. Pero nung ginawa namin itong community pantry, kasi meron kami nga 6 chapels, no? So pang 7 itong shrine mismo. Lahat ng leaders namin ay willing talaga na magbukas ng community pantry. At talagang napakarami ang pumipila. Napakarami ang dumarating. Madami rin naman ang nagbibigay. No? Kaya sabi ko, sa lahat ng chapels natin, ang ipapangalan natin, Inang Lupe Community Pantry. Yan, Inang Lupe. Alam mo, Father Nante, Father JP, ang gusto ko dun sa kanilang community pantry, kaya tuwang-tuwa ako. Kasi alam niyo yung itsura noong mga lalagyan, very, very organized, mga nakabasket. Mm-hmm. Lahat nakabasket na ganoon. Maraming so, pambili ng basket si Father. Ay, hindi po. ang alam mo yung napakaganda ng pagkakaayos. Oo, alam mo kung meron ano lang pang ano, may stacks. Oo. Fruit crates. Fruit crates. Namin sa mga palengke. Dito may palengke dito eh. So, itinatapon lang yun. Pagka deliver na yung mga prutas sa kanila, tinatapon lang. Sabi na, mahingi tayo ng fruit crates, no? Para organized yung mga, ano natin, ibibigay natin sa mga tao. At sa pakinabangan pa, no? Na-recycle din. Father JP, mayroon ka bang gusto malaman sa mga activities ni Father Eric? Lalo-lalo na ngayong pandemic na hindi sila makakita. Opo, ayun nga po, itatanong ko sana. Kanina naman, nasabi niyo na ho yung pagsisimula niyo, struggle niyo ho sa pagsisimula ng online masses. Ngayon hong pandemic, ano pa ho bang, in terms of evangelization ho, ano pong, paano nagko-cope up po yung National Shrine? Surprisingly, ako hindi ko in-expect. Ang bilis naka-adjust maging ng mga lolo at lola natin. Yung mga senior citizens. Kasi nung bumalik ako dito, Father JP, sa Pilipinas, July, no, after being locked down sa Italy ng 6 months. No, pagbalik ko ng July, ang sabi ko nga, hindi ito yung parokyang iniwan ko. No? Walang tao. Magsisimba ka, walang tao. Paglabas mo ng kumbento, walang tao. No? Hindi ito yung, Father Nante, hindi ito yung 20 years hindi na pagpapari na natin. Di ba? Parang alien. Nilipat ka, parang nalipat ka. Parang bago na naman. Adjustment. Magsisimba, magmimisa ka, walang tao. No? Kaya ginawa namin po, isa sa mga ginawa namin, kumustahan. No? Nagkumustahan kami per organization or ministry. Nagkumustahan kami per area, yung mga sub-parish chapels. No? At Zoom. No? So ito, nung pakwento ko yung isa, magkukumustahan sa mga mother butler. Hindi, alam naman natin, mga mother butler, karamihan ay mga lola. Kausap ko yung coordinator. Sabi ko, Nay, magkakaroon po ng kumustahan. No, so yung mga kasama po ninyo, yung mga hindi marunong mag-online, mag-Zoom, magpaturo na po sa mga anak o sa mga apo para maka-attend sila. Alam mo kung anong sagot sa akin? Ano po? Father, huwag kang mag-alala, lahat po kami marunong ng mag-Zoom. At magbukas nga nung ano, nandoon sila. No, so sabi ko, adjust na sila. Ganito pala na pati sila kaya na rin. Doon na ulit namin binalik. Kasi meron kaming before the pandemic regular monthly formation, no? May invite kaming speaker, magto-talk. So Father JP, nagawa namin 'yon, no? O yung kinailangan naming mag-subscribe sa Zoom, no? Ay pero yung basic subscription, so 100 participants ang pwede. No, inisip ko, aabot kaya ng 100 ang mag-a-attend. Lampas-lampas pa po yung gustong pumasok. Pero dahil 100 na, hindi sila makapasok sa meeting. Nakikinig, no, for 1 hour, 2 hours, depende doon sa speaker at sa topic. No, talagang focus sila. Tamo, nakikinig sila at hindi sila umaalis. Kapag mayroong nakat ang connection, doon pala pwedeng makasingit yung mga nasa waiting room. Agawan talaga. Makita mo magiging 99, biglang 100, pero iba yung taong pumasok. No? So talagang may pagkauhaw ang mga tao na marinig ang salita ng Diyos. Lalo na Father Nante, Father JP at Ivan, kung ang topic mo, for example, ay tungkol sa mental health,
during the pandemic? How will you address this? Ganyan. Ay, ang daming mga leaders, mga parishioners, gusto talagang makinig tungkol dyan. Magandang idea yan, Father, Father JP. Kopyahin natin si Father. Opo, tama. Kailangan handa na natin sarili natin sa mga chismosa natin. Mga... Ayun. Well, Fathers, Kuya Ivan, Brother Ivan, tama naman yung sinabi ni Father Eric, ano, nandun yung desire, nandun yung need, yung thirst ng tao. Well, siguro biyaya din ng Diyos at ng mahal na ina na meron tayong mga avenues para ibigay sa mga tao yung mga kinakailangan nila, especially in terms of spirituality. Ano ho? Ayun. Father, tama talaga yun eh, Ivan, Father Eric. Yung desire ng tao hindi nawawala eh. Hindi nawawala. Kahit ipitin mo sila yata ng matagal, na dun pa din. At ang tingin ko lang talaga, isa nating kailangan pagtuunan yung mga kabataan eh. Kasi ito baka mabilis mawalan. Kasi mababaw yung kanilang experience sa faith. Tapos yung iba-iba, wala na talagang gana bago mag-pandemic. Pero pag sila na, baka hindi na ganun. Pero yung matatanda talaga na doon, kahit pasaway, ano? Kahit bawal sila, magsisimba pa rin. Alam mo, Father Nante, buti nabanggit mo yan. Ano? Kasi di ba sabi ko sa'yo, nagkaroon kami ng mga kumustahan. Ang ina-expect ko na group na talagang will be well attended at marami ay youth groups. Opo. Surprisingly ay kukonti. Samantalang nung before the pandemic, napupuno nila itong simbahan. Pag sabing may youth gathering, ah, dagsaan yan. Yes. At yung isang reason na nakita namin, alam nyo yun, yung punong-puno na sila sa online studies, online lahat, online meeting sa school, online ganito. Kaya parang online na naman. Parang imbis na interesado sana sila, gusto nila yung magkakasama. Okay. Yung parang World Youth Day ang dating. Yan siya, gathering ng mga kabataan. Parang saturated na yung sa online. No? At ang dami pa namang nag-adjust nitong first year. Gusto na nila mag-ML, Father. Maglaro. Brother Ivan, meron ka pa pang gustong ma-check, malaman sa Guadalupe Shrines? Sa akin po eh, ang isa na lang po siguro eh, yung ano, yung, diba po, sabi nga po ni Pope Francis eh, dahil nga po hindi po tayo ngayon nakakapunta doon sa mga simbahan, imbis na tayo po ay nagiging pilgrim, tayo po ay nagiging virtual pilgrim. So, kunwari po, bukod po doon sa mga misa, bukod po sa mga, kunwari po yung mga celebration, meron pa po bang mga moments po na, for example, nai-invite nyo pa po yung mga tao po na mag-pilgrimage dyan, pero hindi po yung pilgrimage na parang malakihan, pero just to go to the church and to pray. Ganun. Nag-encourage kami talaga sa mga pilgrims, no? Lalo na pag may mga online masses, pinapaalala namin sa mga tao na isa sa mga na-declare na pilgrim church, no, itong Guadalupe, no, ito na-announce namin, ini-educate namin catechize tungkol sa plenary indulgence na pag nagpunta dito, pumasok sa Porta Santa, no, so as much as possible through our social communications ministry, maipahayag namin to sa mga tao, no, sa iba't ibang platform, no, kaya very thankful ako kasi isa sa mga ministries na umusbong, no, dito sa parokya dahil sa pandemic, yung social communications. No? Talagang naging priority siya simula ng pandemic, no? Oo, at mga bata ang na-involve. Doon naman ako natutuwa, ano, mga bata kabataan yung mga nag-involve dito. Kaya willing to learn, no? Naalala mo, Father Nante, nung dumalo kami diyan, yung social com ko, sabi mo gusto nang magpaiwan kasi nagpapaturo, na-amaze sila sa mga ginagamit, sa technology, na pinagpaplanuhan nila paano natin gagawin sa Guadalupe para maipagpatuloy din natin itong evangelization through social communications. Thank you, Father. Excited talaga yung mga kabataan doon sa ginagawa nila ngayon. Opo. Father JP, salamat po, Father Eric. Salamat, Ivan. Salamat din po. Meron ba tayong challenge ngayon dyan, Father JP? Kasi lagi po tayo may challenge sa ating podcast. Mga kamandalakbay, kamusta na po kayo? Ayan, baka natulog na ho yung iba. Ayan.
Father Nante, Father Eric, Brother Ivan, ang challenge natin para sa episode na ito, total naman ang ina ng Guadalupe ay sabi ni nga ni Father, patron ng buhay, pro-life, ano ho? Kaya ang challenge natin para sa ating mga kamanlalakbay ay dalawa. Una, ipanalangin natin na naway sa tulong ng mahal na ina ng Guadalupe, tayong mga Pilipino, tayong mga tao, itunay na magmahal sa buhay, magpahalaga sa buhay. Ano ho? Ipanalangin natin na ang bansa natin talagang maging tunay na bansa na nagpapahalaga sa buhay ng kapwa-tao. At ikalawa, syempre, gagamitin natin ang ating social media accounts. Magpo-post tayo ng ating picture with the Our Lady of Guadalupe. Ang hindi gumawa ng assignment, ng challenge, papangit. Papangit. Nakakatakot naman yan. Marami pong tao, Father, ay pumangit eh. Father, bago po yung closing, baka po gusto niyo po silang imbitahan sa inyong live, sa inyong Facebook, sa inyong mga activities online, virtual, Father. Oo po. Sana po, ang mga kamanalakbay natin, no, kung may oras din po kayo, ay puntahan ninyo yung Facebook page ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. No, sa Facebook page po namin ay naka-live stream ang mga misa every day 6 a.m. and 12 noon, no? Pag Sunday po, meron ding 5, 6, 12 at 6 p.m. no na misa. Pero nais ko po kayong imbitahan, no, lalong-lalo na tuwing 12th of the month, no. Ngayon pong June 12, halimbawa, every 12 noon, no, alam mo, Father Nante, Father JP and Ivan, before the pandemic, bishops ang nagmimisa sa devotional mass namin. No, suki namin noon si Bishop Reyes at si Bishop Francis, no? Pero nagka-pandemic, mahirap na talaga. No, ngayon pa lang ulit kami nagsisimulang mag-anyaya. Pero for this June 12, 12 noon po na misa ay si Monsignor Jerry Santos ng St. Peter and Paul Parish dito sa Poblacion, Makati ang magiging punong tagapagdiwang namin. So iyon po talaga yung misa na para sa mga deboto ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Sana po, no, pag online, kung di man kayo makapunta dito mismo sa Makati, no, sa Facebook page. At yun po ay naka-cross post sa TV Maria din at Radio Veritas tuwing 12 of the month. Salamat po, Father. O mga kamanlalakbay, kung naghahanap tayo ng misa ng para may pagpatuloy din ang ating debosyon sa Birhen ng Guadalupe, pupuntahan po natin ang page ng National Shrine ng Guadalupe sa Makati. Ang himala ng Birhen ng Guadalupe, mga kamanlalakbay, ay isa sa pinakamatanda ng aparisyon na dineclare at kinilala ng simbahan. At itong aparisyon ng Birhen ng Guadalupe ay patunay na hindi tayo iniiwanan, pinababayaan ng ating ina, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad nga ni sinabi ni Brother Ronald, di ba? Nandiyan yung pagmamahal niya sa atin. At isa nga po yung himala ng Birhen ng Guadalupe, ang patunay na miski kailan, hindi tayo iwanan ng mahal na Birhen papunta sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, sa lahat ng deboto ng Birhen ng Guadalupe, huwag din natin siyang iiwanan sapagkat hindi tayo iiwanan ng mahal na Birhen. At kung iwanan man natin siya, sigurado ako, iintay niya tayo bilang isang ina. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Ngayon po, anyaan po natin si Father Eric sa final blessing para sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Salamat, Father Nante, Father JP, and Ivan. No? Siguro po bago ko igawad yung huling pagbabasbas, no, nais kong tapusin din dun sa mga pananalita ng Mahal na Birhen ng Guadalupe kay San Juan Diego na para sa akin napapanahon, lalo't marami sa ating mga kamanalakbay ay dumadaan sa pagsubok, sa hirap, at sa takot sa sakit na ito na dulot ng COVID-19. Hear me and understand well that nothing should frighten or grieve you. Let not your heart be disturbed. Do not fear that sickness, nor any other sickness or anguish.
Am I not here, I who am your mother? Are you not under my protection? Am I not your health? Are you not happily within my fold? What else do you want? Do not grieve nor be disturbed by anything. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen. 16 ng Hulyo, taong 1935, inihayag ni Papa Pio 11 na ang mahal na Birhen ng Guadalupe ang pintakasi ng Pilipinas. Bagamat itinakda ni Papa Pio 12 na si Maria sa Taguring, La Inmaculada Concepcion, ang pangunahing patrona ng Pilipinas noong taong 1942, nananatiling ang mahal na Birhen ng Guadalupe ang makalangit na patrona ng ating bayan. Dahil din sa ang mahal na birhen ay nagdadalang tao, ayon sa larawang kanyang iniwan, siya rin ay tinaguri ang pro-life patroness, ang ina ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan. Ngayon, ang sentro ng debosyon sa Nuestra Senora de Guadalupe ay ang kanyang pambansang dambana sa lungsod ng Makati. Itinatag ang parokya ng unang Filipinong arsobispo ng Archdiocese ng Manila, si Arsobispo Gabriel Reyes, noong 23 ng Nobyembre, 1951. Bilang malakas na tinig laban sa umiikting na kultura ng kamatayan, ang simbahan ng Guadalupe ay ginawang dambanang pang Archdiocese para sa pagpapahalaga sa buhay, ang unborn, sick, aging, disabled, and others whose lives are threatened by the culture of death ng Yumaong Jaime Cardinal Sin noong 8 ng Setyembre, 2002. Para sa higit na ikaluluwalhati ng Diyos at karangalan ng mahal na Birhen, noong 31 ng Mayo, 2010, ay pormal na idiniklara ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang simbahan bilang isang national shrine, ang 12 pambansang dambana para kay Maria sa Pilipinas, na nagsisilbing patunay sa halaga at lawak ng debosyon na kapatungkol sa titulong Guadalupe ng mahal na Birhen.